Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na buwabalo sa mundo na? Hello mga langga, magandang araw at gabi sa ating lahat. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay pinadala ng ating bagong sender. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Riray Rorio Perez. Hello po sa lahat ng listeners, subscribers at mga likers ng channel ni Ma'am sa Mundo ng Kababalaghan. First time ko pong mag-send ng aking true story. Tulad po ng mga karamihang listeners ng channel na ito, lubos po akong nagtitiwala at nasisiyahan kay Miss Narrator. Ang haba na ng intro ko, kaya simulan ko na ang aking kwento. Totoo ang kasabihang hindi lang sa Pinas ang may mga elemento at mga multo. Pati sa ibang bansa mayroon din nito. At proven ko ito 100%. Ito ang aking totoong karanasan. Way back 2010, isa po akong OFW sa bansang Macau, China. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Annie or Ann. Bago pa lang akong OFW. Sa mga panahong iyon, syempre dahil bago ang lugar sa aking paningin, super excited ako na malibot ang kabuuan ng buong Macau. Mula Monday hanggang Saturday, subsob ang mga kasambahay sa trabaho. Nariyan pa yung masyadong demanding mong amo. Pero pagsapit ng Linggo, kasama ko ang mga bago kong kaibigan. Mga kabayan din. Marami kami. Dati nga, mga 10. Halos Linggo-Linggo pag holiday. As in kaming lahat magkakasama-sama. Itatago ko na lang ang mga pangalan nila para sa security reason. Ang malimit kong kasakasama ay sina Osang, Vicky, Esta, Ora, Marga at Tonet. Di ko na babanggitin pa ang iba naming kaibigan. Kasi minsan, pag Sunday, tumatanggap sila ng part-time para dagdag income or extra money na din. Sabado pa lang ng gabi, nandyan na yung tawagan at plano kung saan na naman kami gagala. Malimit kung kasama nung time na yon ay si Osang talaga. Partner kami pag gumala ng Sabado ng gabi. Dahil wala pa noong internet, sa cellphone, sa computer shop kami nag-a-upload ng mga picture. Uso pa noon ang Yahoo Messenger at kabago-bago pa lang ng Facebook noon. Halos lahat noong time na yon bago pa lang umuusbong. Pagkatapos naming mamasyal ng gabi na yon, inaabot na kami ng madaling araw sa computer shop para lang mag-upload ng mga photo. At nakakatuwa nung time na yon kasi madaming likers, tas nalilibang na kami sa paglalaro ng game sa FB. Wala namang problema sa amin kahit magpuyat kasi Sunday kinabukasan at holiday. Kaya ayos lang natanghali ang gising. At sa hapon ng Linggo, gagala ulit kami. Kasama na sina Vicky, Esta, Ora at Marga. Wala kaming kapaguran pag Sunday. Kasi nga, pagsapit ng Monday hanggang Saturday, subsob na naman sa trabaho. Napakasaya ng aming barkadahan noong mga panahong yun. Basta Sunday, halos lahat kami ay parang nakawala sa hawla ng mga amo. Pag Sunday, andyan na ang tinatawag na patak-patak, pambili ng kakainin sa tanghali at hapunan. Puro tawanan at kwentuhan, pati na rin mga hinaing sa amo. Halos hindi na matapos-tapos ang mga kwentuhan. Wala kaming time sa drama ng buhay, kasi sa totoo lang, super drama ng mga buhay namin.
pag nasa pader kami ng mga amo. Masarap na mahirap ang salitang OFW. Masarap kapag araw ng sweldo, subalit yung sweldo dadaan lang sa kamay. Mabuti pa ang remittance, laging masalapi. Anyway, napalayo na ako sa kwento ko. Eto na nga. Nagkayayaan kaming magkabarkada na pumunta sa isang lugar. Nasakop din ng Macau. Sa totoo lang, parang mga model ang lahat. Post dito, post doon, at puno ng tawanan. Sa totoo lang, hindi kami tumitigil hanggat hindi nalulubat ang mga cellphone namin sa kaka-picture-picture. Kasama pa dito ang maliit na camera. Nung panahon na iyon, na DUSB na, kailangang upload talaga sa computer. Kaya walang kasawaang pagpupost at kuhanan ng litrato. Hanggang sa ma-full ang memory ng mga ito. Kaya dumami kami ng dumami dahil wala kaming dull moments. Basta may picture, masaya na kami. Para lang mawaglit ang konsumisyon sa mga amo namin. Ayaw na ayaw naming pag-usapan yung malungkot na parte ng buhay bilang OFW. Puro lang masayang moment ang aming usapan. Minsan, hindi kami nagala. Tumatambay na lang kami sa boarding house ng isang kaibigan namin para mag-food trip. Kasi masarap magluto si Vicky. Halos lahat na atang pwede kunan ng picture pinagpicturan na namin at ipopost sa FB. Nang dahil halos lahat na ata ng sulok ng Macau na puntahan na namin, napagpasyahan namin pumunta sa pinakamataas na parte ng Macau, ang kabundukan. Sa bundok na ito, maraming mountaineers ang pumupunta dito. Doon sa medyo kalagitnaan ng bundok ay may ihawan. At tuwing Sabado at Linggo ay nagpupunta ang mga tao doon para magbanding at mag-ihaw. May mga dala-dala silang maliliit na stereo para mag-sound trip. Dahil sa bundok nga, napakaraming puno, mga ibon at mga kulisap. Pati na rin mga iba't ibang uri ng insekto doon. Sa pinakataas ng bahagi ng bundok, naroon ang pinakamalaking dasalan ng mga Chinese. Ang tawag nila dito, Ama Temple. Sabi sa history ng Macau, si Ama ay isang magiting na mangingisda. Napakaganda ng tanawin sa taas ng nasabing bundok. Makikita nila sa tuktok ng bundok ang buong Macau. Siyempre, kami naman walang awat sa kaka-picture. Hanggang sa napagpasyahan naming maupo muna sa isang park. Habang nagkakasiyahan, si Vicky naman ay tahimik lang at parang wala sa mood. Inakala namin na baka napagod lang siya sa kakalakad. Ngunit nang itutok ko ang digital camera sa kanya, ay nagimbal ako. Napasabing, patawarin ang nagkasala. Isang kaluluwa ang nakita ko sa camera at ang itsura nito ay parang galit. Hindi ko yun pinansin. Sabi ko, baka hangin lang na dumaan. Kasi, sadyang napakahangin naman doon. Ngunit sa pangalawang kuha ko, ay may isang puting-puti na babae na nakatayo habang ito ay nakayuko. Sabi, bakit ganun ang kuha ni Vicky? May kakaiba talaga. Hindi pa ako nakontento at kinunan ko pa ulit. Nagmistulang sementeryo ang buong kapaligiran. Nakunan ko talaga. 3 beses na. May nakakatakot na imahe. Ipinakita ko agad yun kay Vicky at sinabi sa kanya, bakit ganun ang mga nakunan ko? Na para bang may kaluluwang humaharang sa harapan nito. At nagpakuha ng litrato. At sa pangatlo, ay parang nasa sementeryo na siya. Agad-agad namang tiningnan ni Vicky ang captured photos at lahat kami
magkakabarkada ay napaantada at nagdasal na walang mangyayari kay Vicky. Sinabi ni Itas kay Vicky na pag-uwi nito sa boarding house niya ay hubarin niya lahat ng damit niya at sunugin. Ngunit sumagot naman si Vicky na kabago-bago pa lang ng mga damit niya at sayang kung susunugin ang mga ito. Pero halos lahat na kami ay iminungkahi na sunugin niya iyon para na rin sa kanyang proteksyon at makaiwas na kung anuman ang pwedeng mangyari. Bago namin napagpasyahang bumaba ng nasabing bundok, umusal muna kami ng isang panalangin para sa mga kaluluwa at nanghihingi din kami ng paumanhin sa kadahilan ng sobrang ingay namin. At alam naming nagambala namin ang katahimikan ng mga kaluluwa. Magmula noon, dahil sa nangyaring iyon, hindi na muling umakyat si Vicky sa bundok na iyon. Dahil takot na siya. Kaya po payo ko lang, kahit sa ang dako kayo mapunta, ay magpasintabi kayo at humingi ng otorisasyon sa mga elemento o ano pa mang nakatira sa isang lugar. Dahil sa mundong ating ginagalawan, ay may mga kasama tayong mga ibang nilalang. Hanggang dito na lang po yung kwento ko, Ma'am Narrator. Sana po ay mailathala ninyo ang true story ko mula sa bansang Macau. Muli, salamat po sa lahat ng bumubuo ng channel ng Mundo ng Kababalaghan. More power, more likers, more subscribers to come, at magtagumpay ang channel ninyo, Ma'am Narrator. God bless po and keep safe. Sender, Riray Rorio Perez. At dito na po nagtatapos ang kwentong ibinahagi sa atin ni Ma'am Riray Rorio Perez. Ma'am, maraming salamat po sa pagbahagi ng iyong totoong karanasan sa bansang Macau. Sana ay hindi lang po ito ang una at huling kwentong maibahagi mo sa amin. And I just want to say hi, thank you and God bless. Kila Marites Guevara, Winter Jew, All in One TV Show, JR Gonzaga, Jennifer G, Philbin Jeronimo, Lem Susa, Annalyn Diostro, Ricky Gayos, Carmelita Pascua, Miss Lynn, Vilma Abulag, Lilith Barcinelia Pineda, Aris Girl Perez, Jocelyn Dimla ng Lady Salon from Taif KSA. Thank you po, ma'am. Geraldine Rinalda, Mariel Estuesta, Prince J ng Max Rhyme, Jill Chen, Christian Legaspe, Randy Padua, Francis James Macmillan, at si Janet Varga ng Qatar. Thank you din po kay Ate Jolly, Incognito Stories, Kwentong Aswang, Baron the Ghost Hunter, at si Midnight Creeps. Mga boss, maraming salamat po sa pagdalaw at sa laging pagsuporta. Mga langga, kung gusto rin po ninyong magpabati or magpa-shoutout, just feel free po na mag-comment lang sa baba sa ating comment box para ma-shoutout ko rin kayo at mabati sa ating susunod na mga videos. At sa mga bagong subscribers, welcome po sa channel natin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag po kalimutang i-hit ang notification bell para maging updated sa mga bagong kwentong ating ibabahagi. Mga langga, sa mga nag-aantay pala ng bagong kwentong upload mula sa DreamWorks, pasensya na po kayo at meron lang pong mahalagang inaasikaso ang ating writer-narrator ng Dream ko na si Dream. Sana po huwag tayong magsawang sumuporta sa kanya. Maraming salamat mga langga! At kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito, pakihit naman po ng like, share at comment. Hanggang sa susunod na kwentuhan! Keep safe lagi and God bless!